si Arnold Clavio, hindi ko kayo magtataka dito kay Arnold Clavio, no? Ang lupit nitong tao na ito. Ang masasabi natin, eh, ibang level ang kakapalan ng mukha nito. 'Di ba, oh, nagsalita si Sara Balabagan, 'di ba? Niwala man lang siyang remorse itong si Arnold Clavio. Tingnan ninyo ha, punta ho kayo sa kanyang Instagram. Okay, punta ho kayo sa kanyang Instagram. Ako si Igan. Yan ho yung kanyang pangalan doon. Wala man lang siyang ka-remorse, wala man lang siyang pasensya na ho, nagkamali lang ho ako noon, marupok lang din ho ako, at tinake advantage ko yung marupok na tao. Wala ho siyang ganyan. Ano ang pinagagawa niya? Yun, nagpapagupit, nag-go-golf. Yun ang pinupost niya sa Instagram ha, nag-go-golf siya, nagpapagupit. Wala man lang siyang talagang paghingi ng sorry. Eh, di ba, pinoint out na nga natin, napakalaki hong pagkakamali ho itong ginawa nito ni Arnold Clavio. Bakit to? Mantakin mo. Pinost ko nga, di ba, si Ben Tulpo. Si Ben Tulpo, meron siyang staff. At meron silang tinutulungang babae, mag-ina, dahil inabuso ata. Itong kanyang staff na lalaki, na packboy, eh, niligawan yung babae na kanilang tinutulungan. At itong habang nililigawan niya ito kung ano pinapangako, tapos kung ano ano sinasabi, medyo kasiraan pa dun sa istasyon nila, dito kay Ben Tulpo. Nung nalaman ni Ben Tulpo, dahil nagsumbong yung dalaga at saka yung ina, nung nagsumbong, eto na nga, nagalit si Ben Tulpo. Pinahiya niya, binidyo niya. Pinahiya niya at sinisanti niya itong staff niya. Ano bang ginawa? Nanligaw lang naman. Ligaw lang. Okay? Sa loob-loob ko nga eh. Ano ba naman masama kung maligaw yun? Eh kung nagustuhan niya yung babae. Okay? Pero, syempre, sa masasabi nating para naman sa salitang ethics, okay? At masasabi mong huwag ka namang makapalang muka. Tinutulungan natin yan. Tapos alam mong marupok yung tao dahil nagka-problema, emotional, e bigla mong liligawan. Sa madaling salita, mahiya-hiya ka naman sa apog mo. Ganun ha, ganun ang ginawa. Sinisante o, pinahiya. Sabi ko nga, etong si Arnold Clavio, hindi lang ho ito nanligaw. Unang-una, minor de edad yung kanyang biktima. Bakit ho biktima? Alam nyo ba ibig sabihin ng minor de edad? Ibig sabihin hindi pa ho makapag-isip ng tama yan. Pangalawa, may problema nga yan dun sa kanilang pinagtatrabaho ang bansa. Emotional yan dahil pinagbibintangan siyang nakapatay. Basta alam ko nakapatay eh. Parang gano'n pinagbibintangan dahil inabuso siya nung amo niya. Something like that, okay? Medyo ganyan din ang problema ng ibang mga kababayan natin niya sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Tapos, iniligtas na nga pamahalaan. At itong si Arnold Clavio ang nakapag-interview. Kung hindi ka nga naman tarantado, gago, ulul, ha? Ito, sa totoo to ha, bakit mo liligawan yung napakarupok na tao? Dumadaan sa emosyon yun eh, na abuso. Tapos, aabusuhin mo? Paano? Baka sabihin ninyo, hindi, niligawan naman, minahal naman. Mali pa rin yun. Bakit to? Minor de edad yung tao eh. Galing sa isang hindi magandang sitwasyon. Tapos bigla kang makakipagtalik. Abay, hindi ka lang, wala ka lang ethics. Baboy ka pa. Yan o talaga ang ano ko eh. Tama to si bodyguard. Bantay sa lakay.
alam mo yung sobrang kababuyan ho yan. Hindi ko talaga matiis, sabi ko eh. Biktima na ito eh. Biktima na nga ng pang-aabuso ng amo. Minor de edad na. Tapos, ikaw yung nabigyan ng chance na mag-exclusive. In-exclusive mo talaga. Grabe ang hiya mo, Brad. Bernard Flores, salamat po. Pasensya na, may ubo pa rin ho tayo. Ha? Akin na sa loob-loob ko ha, napakababoy naman ng klaseng tao nito ni Mr. Arnold Clavio. Hindi ko masasabi kung nasa ka tamang, dapat magpatingin siya. Honestly ha, dapat to magpatingin siya. Sabi ko nga eh, sana nga kung wala kang asawa, hindi eh. Mantakin mo, may asawa na, minor de edad pa, naabuso na yung tao, tapos iti-take mo pa siya for ano ng talagang mag-ano ka pa, mga ano ka pa eh, mang tawag doon, talagang sasamantalahin mo pa yung pagkakataon na marupok yung tao. Pagsasamantala ng pagkakataon yun, Brad. Alam mo ba yun? Marupok yung tao. At ang malungkot niyan, wala ni isang media na nag-report. Ngayon niya, di ba? Ako against ako doon sa pinagpipiestahan nila yung... Ah, hindi. Against ako doon sa ginawa ng PhilHealth na may pasayaw-sayaw pang babae. Ah, kita niyo yung pinalabas ni Gordon sa Senate. Galit ako doon, inis ako doon. Ano ba naman klaseng PhilHealth 'yan, no? May pasayaw-sayaw pa sa birthday. Pero pinagpiestahan ng media 'yan. Sumayaw lang yung babae, ha? Sumayaw lang. Hindi nga nakapantit, bre. Pero ito, ito sa hinayupak na media na ito na si Arnold Clavio, ha, na nakipagtalik doon sa isang inabusong OFW, wala ni isang media nag-cover. Kaya wala talaga kayong credibility eh. Kung meron mang nag-cover dito, siguro yung mga maliliit na media. Pero itong mga malalaking media, wala kayong credibility na ngayon sa akin. Pasensya na, pero baboy din kayo. Yun lang masasabi ko sa inyo, baboy lang din kayo. Malupit pa kayo sa baboy. Bakit? Hindi nyo kinukundi na to. Asan yung Gabriela? Sige, asan yung Gabriela? Isa pa yung mga hinayupak na komunista na yan. Asan kayong Gabriela kayo? O diba kayong tagapagtanggol na mga... O ano yung ginawa dito sa OFW neto kay Madam Balabagan? O bakit hindi nyo ngayon ipagtanggol? Bakit hindi nyo kundinahin to si Arnold Clavio? Wala pala kayo eh. Puro lang kayo, dakdak, puro kayo salita. Ang gusto nyo lang kalaban si Duterte. Wala kayong kwenta. Wala kayong kwenta, Gabriela. Komunista lang kayo. O, sino pa? O, yung galit na galit sa mga, ano, rape-rape issue na yan. O, diba? Sino yon? Yung anak ng isang senador. O, asan ka? Ba't iha, iha, iha? Ba't di ka magsalita ngayon? Ano, iha? Pang-aabuso ito. Minor de edad ito, ha? Tapos may asawa ito. High blood ako kagad, oh. Jaime, nagising ang mga taga-Canada. Jaime Velas, Velaescusa. Glad to see you. Salamat po. Oh, itong NUJP. Tama ito si kapatid na Victor. O, si NUJP. O, diba? Kabaro nyo yan, ah. Huwag nyo sabihin tama yung ginawa ni Arnold Clavio. Ah. Huwag nyo sabihin tama yung ginawa niya. O, bakit di nyo kundinahin? Eh, siguro kung DDS yan. O, baka binalita nyo eh. Pati nga yung COVID ko, binalita na mga... Nakay ng tucha. Ano ba yung importante doon sa COVID ko? Anong relevance dun sa buhay ninyo? Bakit nyo kailangan ibalita yun? Diba? Binalita ng TV5, binalita ng... tama ba? TV5 po. Ewan ko. Tama, oo. Ang
PMA, binalita rin ng ABS. COVID ko, walang kakwenta-kwenta, wala namang relevant sa taong bayan yun. Hindi naman ako kilala, ba't yung kailangan ibalita? Pero ito, kilalang kilala, si Arnold Clavio, si Arn. Kilalang kilala, may ginawang katarantaduhan, hindi nyo binabalita. Anong tawag sa inyo? Ay, tarantado rin kayo. Hindi, sorry sa term. Okay, sorry kung nagmumura ako ngayon ha, pasensya na. Pero you know that's, you know ang best description no, ng ginawa nitong tao na ito. Medyo maling-mali ho eh, maling-mali ho talaga. Hindi ako na, ngayon, naiinis ako hindi dahil sa mali yung ginawa niya. Aside from doon sa mali, pumunta kayo sa Instagram ni Arnold Clavio, mabibuisi talaga kayo. Ako, si Egan. Tingnan nyo. Masaya siya. Wala siyang ka-remorse. Simple life, salamat po. Thank you very much. Health is our wealth. Oh, Marmy and Joel from London. Thank you po. So, ganun kalupit yun. O, Enyo JP. O, di ba? Mahilig magkundi na yan. We condemn the killings. Di we condemn na ganito. O, ang pa-plastic nyo. Kaya sa susunod na magsasalita kayo, ganun kayo sa amin. Ganun kayo. Wala na kayong credibility. Ganito kayo sa amin. Enyo JP, wala kayo. Tae kayo, tae. Yan ang definition ninyo. Tae lang kayo sa lipunan. Wala kayo eh. Kung salagang totoong tao kayo, totoong mga makabayang kayo, pati nyo kung dinayin ito. Bayani ang OFW, pero ginapang? Nakakantutsa yan. Oh, diba? Kakainis eh. Hypocrisy, sabi nga, as its finest. Ha? Totoo naman. Talagang napakay... Sabi ko, yun na nga lang katulad nila, Ontiveros, na yung para sa kababai. Itong anak ni senador na ito, para sa mga kababaihan. Yung mga ABS-CBN na artista na para sa mga kababaihan. Ni isa, walang nagsalita sa inyo laban kay Arnold Clavio? Takot ba kayo dahil media siya? Ang totoo, takot kayo dahil media siya? Tapos Jimmy, eto ang kapuso. Kapuso ba kayo ko ano? Rolando Sabilla, salamat po. God bless from Roland and Anna of Los Angeles, California. Kayong kapuso, yung totoo, may puso ba kayo? Asan yung puso nyo? Ha, yung totoo, yung puso nyo ba nasa kay Arnold Clavio yan? O dun sa biktima? Biktima ho yan, minor de edad ho yan eh. Kaya matatawag natin biktima ho yan. Mas kalagitnaan ng problema niya, ginawa. At tandaan natin, may asawa ito si Arnold ha. Wala man lang kayong statement, Jimmy. At sabihin nyo na kinukundin na nito o sinususpend nyo. Akala ko ba, sabi nyo nung sa Senate no, nung pautot nito ni Grace po na hearing sa fake news. Akala ko ba meron kayong parang ombudsman dyan? Ha? Eh ito eh. Wala nang kamoral-moral. Wala nang moral authority itong si Arnold Clavio. Napakasinungaling at talagang sabi sa kay ano ha, Miss Balabagan, talagang wag mo nga aminin ha. Walang aamin. Eh dapat, palitan nyo na yung programa. Meron pa bang programa ngayon na walang tulugan? Dapat, walang aminan. Yan ang bagong programa dapat gagawin nyo dyan sa GMA. Konsintidor kayo, hindi naman kayo kapuso eh. Kakonsintidor kayo. Ang dapat sa inyo dyan, walang aminan. Ganon. Sinong host? Sino ba? Ito si Arnold Clavio. Ayan yung dapat ang maging host dyan. Sa Kapuso Walang Aminan! Ha? Hosted by
Arnold Clavio. O, diba? O, sabi nga nito ni isa, Willow the Wisp, kapuson. Hindi napigilan ng puson. Hindi napigilan. Unang hirit ni Igan. Ay, grabe, sabi ko nga Ibang hirit ni Igan. Yun. Eve Mariano, happy that you're back. God bless. Salamat po, salamat po. Tuloy-tuloy ang share natin. Share natin, ha? Para balik-balik tayo. Balik-balik. Ay, ang bastos naman itong isa. Sabi ni Marlon Cantos, unang sirit kay Igan. Grabe. Kaya kayo mga taga-media, ha? Wag na wag ninyong sasabihing bastos ang aming pangulo. Dahil mumultuhin kayo nitong issue na ito. Ibabalik namin sa inyo 'to nang paulit-ulit. Subukan niyo sabihin na bastos ang pangulo, masyadong sa mga babae. Ibabalik namin 'to bakit hindi man lang kayo nagsasalita ngayon. Oy, Randel Bunaga, lumalaban. Stay healthy. Welcome back from Mechua. Hello po. Salamat pandagdag yan sa hospital bill. Pambihira, oo. Yung isang buwang kita ng YouTube, napunta sa hospital bill. Kaya, ingat-ingat, ayoko na lumabas. Dito na lang ako sa loob ng kwarto ko hanggang magkaroon ng vaccine. Pambihira ang buhay. Natatawa lang ako pero totoo eh. Alam nyo, mahirap talaga, mahirap. Kaya I really don't wish na magkaroon yung mga kaaway na nagwi-wish na mamatay na ako, mag-stay positive ako. Hindi ko wini-wish sa kanila. Mahirap po, mahirap magka-COVID. Hindi ho biro. Lalo na pag tinamaan kayo ng pneumonia, doon kayo madedelikado. Yung pneumonia.